Hi, welcome. Dito sa Rizan Charo. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time, energy ng viewers ang kukunin. The Empress and the Three of Cups in reverse. You're powerful pero unintimidating ba? Para hindi nakaka-intimidate, hindi nakaka-takot yung vibe ganun. Parang so welcoming, so loving, and parang nakaka-comfort, nakaka-heal, so pleasant to look at, ganun, yung personality mo, yung face mo. And para kang goddess kung babae ka, kung lalaki ka ay kung ano man yung opposite niyan. And sa parang goddess beauty, ganun, goddess yung look mo, looks mo, parang ganun, ganun yung impressive. And so attractive, so good looking, so charming. And meron kang shield from negativities. Meron kang taglay na shield from negativities and from the attacks. Na ano yan, na nagbabackfire. Pag kunwari, inatake ka, merong shield eh. Kunwari, pag inatake ka or may resensya ng arrows or negative energies or any evil or witchcraft, bumabalik sa kanila. Ganun ba yung shield mo? Hindi. Meron yung shield from... meron nagsishield sa'yo. Meron kang shield. Meron kang shield, no? You have a shield. Parang, ayun, no? Shield. Shield from what? Meron kang shield from negativities and dark forces. Hindi. It's a shield. Shield from all evil. Ano ba yan? Shield from harm. Ayun, from harm. Yun, shield from harm. Anything that could harm you. Ganon. Or that could harm your sources, your looks, your body, your health, your source of income. Ano yung bumabalik sa kanila? Kunwari, sinendan ka nila ng harm o gusto ka nilang i-harm, ganoon. O kung may atake sila na makaka-harm sa'yo, bumabalik sa kanila, sila ang nakaka-harm. Ganun ba yun? Yung shield mo, kasi ganun yung, hindi, ano lang, nagde-deflect na tumatalsik o lumalayo, magalumilihis, hindi dumidiretso sa'yo. Ganun ba yung shield mo? Tingnan natin. Lumilihis. Para ma-maintain yung stability mo, na secured ka, na safe ka, na kung ano meron ka, ma-maintain niya sa'yo. Ganon. Kasi, pwedeng kaingitan ka ng iba, o, you know, yung evil eye pati. Pati yung evil eye, na napoprotektahan ka din sa evil eye ng shield na yan, na meron ka. Pwedeng sa mga, hindi lang evil eye, pati psychic attacks. Yeah, pati psychic attacks. Evil eye, psychic attacks, yung lahat ng makaka-harm sa'yo. So, ayan guys. Meron ka namang shield eh. Para ma-maintain yan, kung ano yung taglay mo, lahat ng meron ka,
hindi nila maruruin, hindi nila maatake. Kasi pwedeng atakihin ka ng iba dahil parang nasa iyo ng lahat. Meron kasing tao talaga na inatake, lalo yung mga chosen one. Sugo, chosen one, yan. Pero kung hindi naman chosen one or sugo, hindi naman kadalasan kasi wala naman silang mga responsibilities na mga spiritual responsibilities na dapat tinanggampanan. Hindi sila yung parang threat sa mga, you know, sa mga, yung merong mga inner demons, mga So, ayan guys. And, merong 3 of cups dito in reverse. Hindi na nagsiselebrate kung meron nagsiselebrate. O cheers na magkakaibigan o magkakunchaba na atakihin ka, hindi na sila nagsiselebrate. Bakit? Meron kang shield eh. Shield from their harm na ini-inflict sa'yo o gustong i-inflict sa'yo. So, ano pa? Paring with the 3 of cups here, paring hindi ka lang ganun ka friendly, hindi ka mahilig makipagplastikan, you know. Ganun yung kadalasan yung mahilig makipagkaibigan, yung masyadong friendly, masyadong social, di ba? Na-notice nyo guys, parang karamihan ay parang nakipagplastikan lang din sa isa't isa. Tapos, yung mga traitor naman, na-notice yun, na pagtalikod o pagwala yung tao na yan, pagchismisa na nila, ganun, na yun pala, ang itim pala ng budhi, mga ganun. Anong tawag doon? Basta ganun guys eh. Yung social, tapos yung napaka-friendly nila. Pero pag talikod ng tao na yun, pag kukwentuhan na nila, yung pala galit sila. Naiinis pala sila. Basta ganun. You know? Baka walang magawa sa buhay. Uso yan, di ba? Yung parang nakipag-plastikan. So, ayaw mo nang ganun. Na makipag-friend lang, tapos makipag-plastikan kasi totoong tao ka. Impression eh. Kasi pure yung heart mo. Totoong tao ka. And kind-hearted ka. Or ayaw mo makipag-kuntsabahan. Yung parang hindi ka kontrabida. Yung mag-rejoice sa ginagawang kasamaan ng iba. No, hindi ka ganon. You're not part of it. Ayaw mo ng mga ganon. No? Na yung ginagawa nilang scheme, harm sa iba, ayaw mo ng ganon. So, ano pa? Lalo kung kinaingitan lang nila, may ganyang tao talaga eh. Kung manotice nyo, lumalabas sa baraha eh. May ganon. Lumalabas yun sa baraha. Ilang beses nang nakuha ng reading yung mga ganyan. Yung mangharm dahil lang nainggit. Yung beses lumabas yan sa baraha. So, doon ko nalaman na may ganyan palang tao. Iba-iba kasi yung tao, guys. Iba-iba ang tao. So, ano pa ang dapat mong malaman? Merong Page of Wands in reverse dito. Ano pa? What's with the Page of Wands in reverse? Itong King of Wands, Page of Cups, yung gustong mag-offer sa'yo ng a cup of love or relationship, para nung wala ng vitality, wala ng energy, parang hindi siya ganun capacity na mag-take ng action. Bakit daw? Upright ba to? Yung temperance, halang pa yan eh.
Oh yeah, it's upright. Nag-heal siya. Parang tenga. Binabalance nila yung sarili niya. Parang kung saan siya komportable, kampante, parang ano ba, gusto niya ng peace for now. Parang nag-heal pa to. Nag-heal. Kasi parang laylo lang siya. Kasi tingin niya na-let go muna siya. Hindi. Tingin niya hindi ka na nag-aantay sa kanya. Ayun, tingin niya kasi hindi ka na nag-aantay sa kanya eh. Kaya hindi siya ganun ka-positive right now na mag-take ng action. So ayan. O baka may na-influence lang sa isip niya. O baka hindi pa divine timing. So ano pa ang dapat mong malaman? This is someone na charming, good-looking, attractive. Na gusto ko sana i-reach out pero hindi siya ganun ka-positive. Mas pinili niyo yung mamasyal siguro sa lugar na tahimik, na mahil siya. Mas pinili niyo yung peace, yung imbalance siya. Peaceful yung isip niya. And hindi kabado, kampante siya. Yun ang pinipili niya eh. Kasi ang tingin niya, hindi ka na umaasa na mag-take siya ng action. Oh, maaaring may nag-influence lang yan dyan. So, ano pang dapat mong malaman? King of Cups. What's with the King of Cups na dapat mong malaman? Oop. Nine of Pentacles. What's with that? Itong King of Swords, naging King of Cups yung energy niya. Someone na very confident, stable, madaming pera. Emotional siya ngayon. O malambot yung puso niya. Naging understanding, naging loving. Hindi na siya cold, hindi na siya matigas. Hindi siya bitter. Hindi siya yung parang stone yung puso niya. naging King of Cups na yung energy niya. From this King of Swords into King of Cups. Hindi na siya straight. May gusto ba to sa'yo? Yes, may gusto yan sa'yo. O gusto ka niya mapangasawa. Maaaring na in love sa'yo. That's why lumalambot yung puso niya sa'yo. In love siya sa'yo? Ah, kaya pala. Oh, ay maaaring past person mo to. Bakit may mga regret siya? Panghinayang, maaaring past person mo yung tao to. Ito, magkaiba ba sila nito? Itong isa? Ah, siya pa rin yan? Siya pa rin yan. Parang nagre-relax lang yan ngayon. Kalma lang. Mas pinili niyang kumalma. Mag-relax muna. Kalma muna. Huwag mag-rush. Huwag mag-take ng action agad. Maring may kailangan pa siyang i-heal, no? Yung mga trauma or anxiety or stress niya. Pag-overthink niya. Ano ang feelings niya sa'yo maliban sa na-inlove sa'yo yung person na yan? What's with the Two of Pentacles in reverse? Feelings niya sa'yo?
pinipili niya na makipagbalikan sa iyo. Mas pinipili niya na mag-heal na and then ang makipagbalikan sa iyo. Parang nadadalawang isip siya eh. Kung makipagbalikan sa iyo or hindi. Pero yan na yung decision niya. Yan ang parang matimbang sa puso niya, matimbang sa damdamin niya, matimbang sa kanya ang makipagbalikan sa iyo. Sundin ko ano yung nakatadhana sa inyong dalawa. Bakit ano tingin nyo nakatadhana kayong dalawa? Na magkabalikan pa. Ganun ba yun? Oh my gosh. Actually, nakasabit pa pero tama. And clarified by high priest pa. The high priest. Nakatadhana nga daw kayong dalawa. Bakit ang pahula ba siya? O yung nagpa-personal reading yan na sinabi sa kanya na nakatadhana kayo sa isa't isa. Ah, kaya pala guys. That's why. Doon mo yun minsan malalaman sa hula eh. Lalo pag personal reading guys. O, sasabihin sa inyo ng mga hula. Ayan yung nakatadhana sa'yo. Pag pinahulaan mo yung person na yan. Yan ang nakatadhana sa'yo. Pero pag iba naman ang pahulaan mo na person, hindi sasabihin na nakatadhana yun sa'yo kasi hindi naman talaga yun ang nakatadhana sa'yo. Pero once na nakatadhana sa'yo, sabihin sa'yo na pinaparidingan mo na yan ang nakatadhana sa'yo. So yun na nga. Kaya alam niya ikaw ang nakatadhana sa kanya na you are meant to be together na destiny niyo ang isa't isa. So yung pinipili niya ang magkabalikan kayo para mangyari na yung nakatadhana sa inyo. Kasi alam niya nakatadhana kayo. Hindi siya lugi sa'yo. Good looking ka, attractive ka pa. Parang halos lahat na sa'yo na your marriage material. Kind-hearted ka pa. Intuitive ka pa. Charming ka pa. Wala siya mahanap na kagaya mo. Wala lang ang kagaya mo. Ano yung iniisip na niya yun, ang person na yan. Ace of Cups. Nanghinayang. Nanghinayang nga siya. Nanghinayang siya sa'yo. Kung mamiss niya yung opportunity with you. Actually, hindi naman mamiss yan kasi nakatadhana nga kayo eh. Yun ang sabi sa kanya eh. Yun ang sabi sa kanya eh. Nanghinayang siya kasi nawala ka sa buhay niya. O hinayaan niyang mawala ka sa buhay niya. O baka pinagtulakan ka pa nga. O pinagtabuyan ka. Mulis ka na. Kaya break na tayo. Tapos kahit na kinukulit mo eh. Ayaw ka pang sagutin. No? Ayaw kang replyan. No? Parang ano ka. Yung nakaka-stress lang sa kanya. Nagbibigay ng stress. At naiinis na. Yung parang kahit ipagsiksikan mo yung sarili mo, ay ayaw niya, mas lalong ayaw niya, no? Parang naiirita na, parang mag-burst into anger talaga, yung ganon. Di ba ganyan yon pagka ayaw sa inyo ng person nyo, kunwari nakapag-break na, tapos hindi nyo matanggap na makipag-break na sa inyo, di ba? Parang may times na parang pagsiksigan nyo pa yung sarili nyo, ipagpipilitan nyo na mag-workout pa. Pero kung ayaw niya, mas lalo pang ano eh, yung parang ayaw niya na talaga, no? Pag pinagsiksigan nyo yung sarili nyo. So, ganun. Baka, ano ba yung pinagtabuyan ka ba niya dati, ng person mo na yan? Or else ayaw niya na talaga sa'yo? Kung kaya nawala ka sa buhay niya. Hindi naman. Hindi ka naman niya pinagtabuyan dati. Pero, siya ang nakipaghiwalay sa'yo. Yung person mo na yan. Kung kaya nawala ka sa buhay niya. O, mare. Pahalang pa to eh. Upright ba yan?
Maring siya nga. Pahalang pa rin. Upright ba to? Oo. Ano ba yan? Pwedeng ikaw, pero pwedeng pareho na din kayo, no? Parehong nag-decide kayong dalawa. Pwedeng siya. Kasi pahalang eh. So, baka pareho din kayong dalawa na nag-decide na maghiwalay. Or else, ay siya, no? So, yes. Maring, siya din talaga ang may gusto. Siya ang may gusto na maghiwalay kayong dalawa. Hindi. Sino? Yung na-influensya sa utak niya. Yung na-influensya sa utak niya. Yun ang... Hindi. Itong magician, mangkukulam. Hindi. Ito, magician. Yung gumagawa ng witchcraft sa kanya. Iba yung mangkukulam sa magician. Tama. Yung gumagawa ng witchcraft sa kanya, yun ang may gusto na maghiwalay kayo. Kaya, yun ang naging decision niya. So, in the end, nagsisi siya kasi sinunod niyo yung magician na yan. Yung gumagawa ng witchcraft sa kanya. Hindi yan mangkukulam na klase ng witch, kundi ewan ko kung anong ginagawa. Baka nagsusummon or whatever. I don't know. So, nung nawala ka na, doon na ang pagsisisi niya. Doon na yung pagregret niya. Siya ba yung unang umayaw sa'yo? Siya yun ang unang umayaw na sa'yo. Kasi nga, may gumagawa sa kanya ng witchcraft. Baka ginugulo yung utak niya. Sinusulsulan. Mga ganon. So, see? Ay, nako. Strong pa naman, emperor yung gumagawa sa kanya. May authority over sa kanya. The shadow side, yun na nga yung ginagawa sa kanya. Influensya yung isip niya. Hindi lang in-influensya niya, kinukontrol yung isip niya ka mo. Hindi lang na-influensya niya, kinukontrol yung isip niya. At, yan, yun ang ginagawa sa kanya. Ito, ang gawin mo, ganito, ganyan. Iwanan mo yan, yung person mo. Yun ang ginawa niya. May nga siya eh. Emperor yung gumagawa sa kanya eh. O, diba? Tingnan niyo kung nakapiste yung mga witch na yan. Ay, nako. Manira ng relationship ng iba. Ayun lang. Hindi niya naman ginusto. Pero, dahil sa mahina siya, nadala siya. Nadala siya, guys. Na napasunod siya. Pwede din sabihin sa'yo na, oh, sumigaw ka ng sumigaw dyan, na para kang baliw, para pagkamalang kang baliw. Eh, kung mangina ka, susunod ka din. No, parang, ganun yung nagagawa nila eh. Ganun yung ginagawa ng mga, ganyan, yung mga witches. No. Siyempre, kung mahina yung, may times na mahina kasi yung isang tao, no, parang, weak, lalo yung aura, minsan. No. O kung may depensa ka, mamahina yung depensa mo. Or else ay yung napapasunod ka. Mga ganun. Kasi emperor yun eh. Mabas yung emperor kanina. Yung gumagawa sa kanya. Hanggang ngayon pa ba, kinokontrol niya ng emperor o ng magician yung person mo, yung utak niya? Oo. That's why. Manipulado yung utak niya. Kontrolado. Nako. Uy, Martes.
Martes ngayon. So, anong gusto niya sabihin sa'yo ng person mo? Na yan. Anong gusto niya sabihin sa'yo? I know that I cross the line with you. So, para naging, ano siya, abusado, or lumagpas sa linya. Mga ganun. Naamin niya na lumagpas siya sa linya. Binastos ka ba ng person mo na yan? Hindi naman. Parang minak ka ba niya? Nung maghiwalay na kayo, minak ka niya. Yung parang minak. Mocked. Mocked. Oo. Tama. Parang minak ka niya. Mock ba? Mocking. Parang natakot siya sa'yo. Naglagay siya ng boundary. Naging mailap. Parang nagkaroon siya ng anxiety. Kasi ginagawa niya siya. Diba? Kanina meron pang the shadow side na lumabas. So, ganun ang nangyari sa kanya. Kasi may nagkukontrol sa isip niya. Para lumayo ka na. Para kasi ayaw na niya sa'yo daw. Yun ang inuutos sa utak niya eh. Sa isip niya eh. Kasi, nagtaka ka siguro bakit nag-iba yung person mo. Dati sweet-sweet naman niya eh. Tapos, nag-iba siya. Ganon. Dati malambing naman siya. Dati napaka-loving niya. Tapos, bigla na nag-iba. So, yun pala ang nangyari. Biglang nag-iba. Yun ang mga signs eh. Dahil sinabi ng manghula, maring accurate naman talaga yung hula sa kanya na nakatadhana kayo. Walang magagawa yung magician na yan. You will be together. Kung nakatadhana nga kayo. Nakatadhana ba kayo? Sa isa't isa. Nakatadhana kayo. Pero, may nanggugulo lang kasi sa isip niya eh. May nanglilito lang kasi sa isip niya eh. Mahal ka niya. Pero nagiging defensive siya kasi may nangungontrol sa isip niya. May nangungontrol sa kanya. Pero, ayan. Oo, nakatadhana kayo. Nakatadhana yan ang pangasawa mo. Na ma-unite pa kayong dalawa, mag-reconcile kayo. Na magkaroon ng balance yung dalawa. There's a new beginning. May mag-end, may matatapos yung pang-control sa utak niya. Yung ginagawang scheme. Deceit. Yung ginagawang kadumunyuhan sa person mo. Mag-end yan, matatapos. O pwedeng mamatay yan, yung magician na yan. Mamamatay daw yung magician na yan. Matatapos din yan. So, ano yung... may katapusan kasi yan, yung mga masasama niya. Ano yung mga gusto sabihin sa'yo ng person mo? Magre-raise daw yan. Magre-raise daw siya. Kailan? Soon? Soon daw, pero stuck yung utak niya. Parang napipigilan siya. Unsure. Yes, soon daw, pero parang unsure pa. Parang may kumukontrol kasi. Pero kung walang kumukontrol yan sa person mo, ay baka ano, nagsama na kayong dalawa? Baka nagsama na kayong dalawa. You're together. Kaso may nangontrol lang eh. Kung wala din yan, yung pagdurusa nyo, sa connection nyo. Wala din yan. Mag-message din yung person mo na yan.
Magagawa din ng person mo yan na makarecover sa ginagawa ng magician na yan. Kasi, kailan ba mamatay itong magician na kumukontrol sa isip ng person mo? Soon na din? Ay, mukhang soon. Tama. Oh. Kasi nga, hindi niya yung titigilan yung person mo. Pwede yung third party yung magician. Third party ba yung magician na yan na kumukontrol sa person mo? Third party, guys. That's why. O pwede yung dating nakarelasyon niya o dating nakarelasyon mo. Mga ganun. Kung kanino mga side. Or third party sa nakarelasyon niya dati. O third party sa nakarelasyon mo dati. Pwede ganun. Or third party sa connection niyo. Third party. So, eto na lamang guys for collective reading. Sa mga bagong trito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.